Magpapaluto si amo ko, babae, ng rice at saka ulam. Ako po ang pinapaluto niya kasi hindi niya nagugustuhan yung lasa ng niluto ng tagaluto. Gusto niya yung, buntis kasi siya, maselan. At saka may pinagdadaanan, mataas ang sugar niya, kaya humingi siya ng tulong para mag, ko yung diet program niya. Ako ang gagawa ng diet program niya. So ito, brown rice, ang lulutuin ko po ngayon. At ito po yung magiging ulam niya. Vegetables at saka fish. So ang diet daw niya, sabi daw ng kanyang dietitian, is kailangan niya ng little bit of salt, pero less sugar kasi mataas yung sugar niya, blood sugar niya mataas. Pero kailangan daw niya ng konting salt, additional salt sa kanyang katawan. So, yung rice po niya, nalagyan ng konting asin, at ito din, titimplahan po natin. At saka, hindi po siya idadaan sa kahit anong oil. So, ibibake ko po ito. Pwede din po siyang i-steam, kaya lang, mas maganda yung i-bake na lang. So, ang ititimpla ko dito sa fish niya is just salt and black pepper. Konting asin lang at saka pepper. Yun lang ang itimpla ko dito. Maselan siya, mga yamis, kasi buntis na. Ayaw niya nang masyadong mga kung ano-ano ilalagay niya. Ito lang yung accepted ng ng sikmura niya. So may tanong ako sa inyo, anong pangalan po nito sa Pilipinas, itong isda na to? Ano po ang tawag dito diyan sa Pilipinas? Anong klaseng isda po ito sa Pilipinas? Kasi dito po ang tawag nila is red snapper. Ewan ko diyan sa Pilipinas kung ano to. Sa tingin ko, hindi ako sure, pero ang tingin ko is parang maya-maya. I'm not so sure. Hulaan niyo po ito, mga yamis. Kung anong klaseng isda po ito. So, itong gulay niya, nilagyan ko na po siya ng black pepper at saka may konting asin. Mimix ko lang siya. Kaya kung konti lang po yung asin nilagay ko, gusto ko siyang lagyan ng oyster sauce. Konti lang din para hindi niya malaman kasi ayaw nila yung mga soy sauce. Ayaw nila yun. Lagyan ko lang siya ng konting-konti. Ayan. Pandagdag lasa lang po. Ng oyster. Ayan. Kasama ko po itong i-bake sa isda. Kasi yun ang gusto niya. So, ayan. Na-mix na natin. Lalagay ko na siya sa baking dish. So, ayan na yung baking dish. Lagay ko na itong fish. Lagay ko siya dito sa gitna. Tsaka itong gulay. Dito sa gilid-gilid. Kalibot ko yung gulay. Thank you.
So, ibibake ko na po ito. Tatakpan po siya ng foil para hindi masunog kaagad yung gulay. And then, pag naluto na po siya, tatanggalan ko siya ng foil. And then, ilalagay ko yung setting ng oven sa grill para magka parang grilled na tong fish. Pero madali lang siya. So, ito na po yung pagkain ni Amo. Yan po yung ginawa ko. Pagkain niya. Brown rice. Pwedeng 1.5 lang kakainin niya or 1. Dinalawa ko na lang, baka magkulang sa kanya. Pero brown rice naman yan, walang problema. Tsaka fish and mixed veggies. So, ayan mga yummies. Thank you for watching. Abangan nyo po yung iba ko pang mga videos. Maraming salamat.